94 BDC po tayo. Okay. Okay, so mga kaibigan, so welcome back ulit dito sa channel natin, Bombastic. Okay. So pag-usapan naman natin ngayon yung pagpalakas ng ampli. So may pagpapalakas na dito sa differential stage at binabago natin yung gain at sa ganong paraan ay ginagamit natin yung RC network at yung feedback. So sa feedback lang ang magiging disadvantage natin. Malapit siya sa clipping point, then kapag mahina siya, medyo may konting galgal yung audio sa feedback. Okay, so depende rin sa magiging value ng feedback na ipapalit mo. Pag sobrang taas, nagbabago rin yung DCO niya kaagad, then may konting galgal yung audio sa pinakamahinang volume. Sa ano naman, sa RC network, mabilis din siya lumakas. So, malinaw naman yung audio niya kahit mahina. Pero, same din ng ano, feedback. Sa feedback lang, medyo pag mahina, medyo garalgal. Sa RC network, malinis din yung audio. Kaso, mas ina-advise ko na taasan din yung amperahe at magpalit ng power OPT. Okay? Or mas maganda, taasan din yung voltage para mas mapakinabangan yung pagtaas ng gain. Pero pinaka-the best talaga na pag-upgrade. At kapag pinagsama-sama mo na at naka-tune in naman yung calibrated naman yung differential stage, maganda naman yung calibration. Katulad nito, malinis naman. So, 95 BDC, pero mahina lang yung AC niya. So, hindi pa natin nare-reach yung lakas na hinihingi natin. So, may isang paraan ng pagpapalakas. Isa din yung tinatawag nating tip. So, ituturo ko sa ngayon yung paanong paggawa ng tip. So, yung kung nakikita nyo, ito yung power OPT natin. So, kung makikita nyo, from driver, dumiritso na ng power OPT. Okay? So, yung emitter nito, emitter, pumunta ng dalawang base. So, positive type. So, kasi nga, complementary yung output natin, yung amplifier, dahil class AB nga. Okay? So, from emitter, mayroon tayong RE resistor dito na ginagamit, karamihan 150 ohms, 220 ohms, 100 ohms. Din yung emitter nitong drive,
yung emitter pumunta ng base. Okay? So, naka-direct. Yung iba gumagamit ng resistor sa base, so, tinatawag nating RB, gumagamit ng 4.7 ohms. Din itong pinaka-RE niya talaga, RE, resistor emitter. mababa lang talaga siya. Kasi pag tumaas na rin ang resistance ito, medyo gagaralgal na rin yung audio. Okay? So yung kadalasan talaga rito ginagamit, 0.25, 0.47, mga mababang resistor lang. Okay, so pag gagawa po tayo ng ano, basic lang ito sa akin, basic. So tip, so parang nakaganito siya, yung emitter, okay, bago simula na lang tayo dito, itong kulay blue na to, ay galing ito sa emitter ng drive. So instead na dumiretso sa dyan, dito muna siya papunta. Okay, sa NPN din gagamitin natin. So dito siya papunta. Din yung collector naman, common lang sila sa collector nun. Din yung pinaka-emitter nito, hindi rin siya pwedeng direkta rito. Pwede rin naman, pero mas advisable na lagyan natin ng resistor at least 100 ohms or below 100 ohms below or kahit mga 47 ohms, 56 ohms, at least may ano ka, RE or RB, pagitan ng drive, final drive mo at OPT or pinaka-tip. So, actual natin, okay? So, ito yung dalawa ang gagamitin natin at resistor. So, apat na resistor lang ang kailanganin natin. Ayan. Okay, so, i-over the backward na lang natin yan. Okay. So, unang kakalasin natin ay ang connection ng base. Ay, ito yung galing sa emitter. Okay. So, ang yung pinagputulan natin, so, ang ikakabit natin ay ang, so dito natin ikakabit ito sa base. So, ito po ay basic lang para sa tip. So, mas maganda ang paraan na ito na pagkapalakas dahil solid. Sa final na talaga siya pinapalakas, hindi sa input stage. Okay? So, marami naman talaga paraan sa pagkapalakas. Pero lahat ng yan, at pag kinumbine mo, mas makukuha mo yung tamang calibration. Okay. So, yan, instead na ano siya, lalagyan natin ng resistor at least ano ba gagamitin natin? 120 ohms na lang. So, yan lang yung available ko. At least, may maikabit tayo. Okay. So, yan. Yan. Kita naman. So, pasensyahan nila. Medyo ano na rin yung ano ko. Mata ko rin. Totoo lang, dalawa-dalawa na ako ng salamin. Mahina na rin talaga. So, yung emitter nito, pinaka-drive natin, lalagyan natin to ng resistor. Mahina na ako sa hinangan. Mahina na rin ang puluso talaga. Totoo yan mga kaibigan, pagka medyo nagkakaedad na, mahina na rin ang puluso. Ako dati, masipag ako sa repair at magbuting-ting. Pero aabot pala yung time na kapag lumabo yung mata mo, medyo tamad ka na rin magbuting-ting. Okay? Kasi dahil na rin sa mata at naano tayo, na-unsami ka dahil na-distract yung ano mo dahil nga sa mata nga. Pero okay lang at tsigaan natin. Tsigaan natin ito dahil marami naman nag-request sa atin. So, bigyan natin. Okay. So, yan yung base. So, galing emitter ito dito. Okay. Hindi ko na may sentro. Ayan. Mahina na talaga pulso ko. Dati ganyan kahinang saglitan lang sa akin. So, yan. From emitter drive. Yan. From emitter drive, gabit natin ito.
base ng OPT. Okay. Then maglagay pa po tayo ng Wait, nagkabalik, baliktad yata ako. Nagkamali yata ako, baliktad. Okay, sorry. Okay, so ang gagawin natin ay... So naka-direct na po pala ito. Okay, mga kaibigan. Naka-direct na ito. So naka-direct na siya, then yung resistor dito siya. Before... Baliktad na, no? Talaga nga na lang tayo. Humihina na yung pulso, humihina pa yung paningin. Pasensya nyo na, itong ano natin ngayon ay pang mabilisan lang. Ito ay para lang ito sa medyo may full basic na talaga nakaalaman. Ha? Kung man nagsisimula ka pa lang sa electronics, huwag mo nang gawin ito kasi mas marami ka pa dapat na maano. Matutunan. Huwag masyadong magmamadali pagdating sa ano. Isa-isa lang kasi mahirap biglain tong ano electronics. Okay, so from base. Ayun, galing sa emitter nitong drive, then may resistor tayo na 120 ohms. Okay, so pumunta ng base, then yung emitter naman ito, maglalagay tayo ng resistor na 330 ohms. Pwede mo, okay na naman kahit mga 470 ohms. Ano, mas malapit lang dyan. Ito yung tinatawag natin, RE resistor natin. So ito yung nagsiserve as a, ano natin. Nagsiserve ito as a voltage divider natin. Para mai-bias niya yung resistor ng transistor ng maayos. Okay. Kaskasan ko lang kasi medyo ano. So, ayan. So, sa emitter, maglalagay tayo ng resistor. Ayan. Ito naman, nakakonnect ito sa, ano na natin, speaker line. So, parang nakakommon lang to sila. Okay? So, natapos na natin yung, malapit na natin natapos. So, supply na lang yung collector natin. So, dapat yung collector nito ay malalagyan. Malagyan natin ng supply. So, basic, ano lang ito sa tip. Tinatawag natin tip circuit. So, isa ito sa pinakamabisang paraan para lumakas at lumaki yung tunog. Iba talaga ang tunog na naka-tip kaysa yung single, diretsyohan lang talaga. Actually, minsan akala mo, believe ka na, okay ka na dun sa naka, standard. Pero iba talaga ang tunog nitong naka-tip. Malaki yung hatak na kuryente. Mas sulid yung tunog niya at halatang pwersado ang bigay niya sa speaker at kailangan dito required maganda yung power supply mo at marami kang capacitor, at least bawat polarity dapat at least nasa 20
2,000 microfarad. Pinakamababa. So, kung dito na side ay 22,000, dito rin 22,000. So, nasa sayo na yan kung ilang capacitor, basta yung total, minimum of 22,000. So, yun talaga ang pinaka the best pagdating sa amplifier. Okay, so, ikakabit naman natin ngayon anong para sa isa naman. Okay. Magandang natin to para makita. Okay. So ikakabit na rin natin tong isa. Okay. So sa PNP side naman tayo. So, gano'n pa rin. So, tatanggalin natin yung base. Ito, ito yung galing sa emitter ng drive. So, instead na dyan sa nakakabit, ikabit natin siya dito sa ano natin. Yan. Hulog ba? Yan. So, ikakabit natin siya dito. Ayan. So, ayan. Malas pa. Din dito naman sa ngayon, okay? So, parang nagkaroon ka lang ng extension drive. Parang ganun lang ang nangyari. Ayun, may nakalimutan na naman ako, kita niyo. Makakalimutin na talaga. O, yung RB natin. Kalimutan, okay? Nakalasin ko na naman tuloy siya. Okay, na i-mounting ko na sana. Ayan. So, kahit sino naman kayang sundan ito, basta nakakaintindi na konti sa ano, wiring at schematic. At familiar ka sa connection ng output, section, final. Ay, shit. Bumitaw. Mahirap talaga maghinang, mga kaibigan, kapag malabo na yung mata mo. Ang alam mo, nandoon yung panghinang pero hindi mo siya nakikita. Umiiwas na rin ako masyado sa TV ngayon, sa repair, kasi hindi na tayo ganong kalinaw yung mata. Iba talaga kapag mata na may problema. Lahat. Ano na, kaya hindi na rin ako gaano masyado na gaano. Okay, so yung lagyan natin yung ano natin, RE, yung resistor sa emitter, at the same time RB rin siya ng final. So, dito sa emitter, ayan. So, papunta rin siya ng speaker line. So, dito siya papunta. Okay. So, speaker line, alam naman natin yan, speaker line. So, konektado na siya sa, ikukumon lang natin siya dito sa mga RE ng power output. Iba na talaga yung pulso. Iba talaga yung galawan ng kabataan pa natin. Matulis yung paningin na parang mata ng agila. Okay. Ngayon may kasamang ano na, tamtsahan na lang. Tapos pakiramdaman na lang kung dumikit na ba yung hinang o hindi. Ganyan nakatindi.
So ayan, so ang kulang na lang yung sa collector side natin. So collector to collector para ma-supplyan na natin yung ano natin. So, mamaya, ibigyan ko kayo ng diagram sa tip. So, ano, marami naman, ano dyan, marami naman na mga schematic sa internet about tip. Okay. So, collector to collector lang din ito. Okay. So, ayan, meron na tayong tip circuit. Okay. May tip circuit na tayo. So, obserbahan natin. Bias. DC on muna tayo para safety. Okay. So, suka tayo. Okay, naka ano pa lang yan, mababang voltage. Okay, so taas natin yung voltage natin. Ga-aso! Ga-aso-aso! So yung DCO natin, mababa lang, millivolts. So ka tayo sa 0.5. Hinaan natin yung mga. Okay, so hinaan natin muna yung volume. Sukatan muna natin. Ilan yung ano natin? 0.4. 0.4. Okay. Okay, bumaba na siya dito. 0.064. So, almost the same lang din. Okay. Okay, mababa lang dito. Ayan, 0.064 lang din. So, kaya bumaba na yung isa kasi ang dating niyan parang naging ano na talaga to. Drive, final drive din. Bababa lang yung bias nito pero mas active siya. Normal lang yan, medyo bababa na talaga yung bias. So, hindi na siya masyadong pirasado kasi parang nangyari dito. Nagiging Darlington siya. Nagiging Darlington transistor. So, yung magiging bias niya ay di, mataas na. Mataas na kung ano pa. Kasi dito na ang sukat niyan eh. Pinaka-debes lang dito. Yan, dito ang sukat niyan. 0.4 at dito. Yan, 0.4, 0.5. So, liis lang konti pero ayos lang yan. Madali na habulin yan sa adjustment natin. So, okay. So, adjust muna ito. Sound check tayo. Pumbaha, tudu-tudu, agot mapingas, unto kaupod mo. Sound check! So, ang ganda ng galaw ng biasing natin sa DCO. Ilang AC kayang ilabas? So, gagamitin natin siya sa sub para mas ma-release natin.
maganda yung takbo ng AC, okay? So, ang dating sa power of PT natin ay nagiging Darlington type siya, nagiging semi-Darlington dahil nakatip tayo. Okay. So, yan, release natin yung audio natin. So kaya mag-release ito ng 60 AC. Okay? So hindi na rin masama sa 2-pair. May 60 AC tayong lumalabas. Pero siguro palagay ko mga clipping point natin ito nasa mga 50 AC. So bagay mababa kasi yung filter capacitor natin, ano. So ibibigay ko sa inyo yung basic diagram nitong basic tip circuit. Okay. Okay. So nakailang volts pa tayo? Sukatan nga natin. So makikita natin dito sa tester natin digital. Okay, so sukatan ko yung ground. So para walang daya tayo, dito na tayo ga-ground. Yan. So ga-ground tayo dito, kita naman sa camera. Then, dito tayo sa output. So 94 BDC at 2-pair. Okay. So 60 AC, malinaw yung bayo. So base ang ginamit ko sa kanya ngayon. Muy unan. Parang umaabot pa nga ng 70. Siguro wala kasi tayong oscilloscope eh. Hindi tayo ganun ka-rich. So maganda talaga, maganda. So yan ang tip. Okay. So ano pa yung isang pagpapalakas na matindi rin? Yan ang abangan nyo sa sunod. So tip. So yung RC, natutunan nyo na sa akin yun. Ano na natin. At ginagaya pa nga ng iba, di ba? Pero okay lang yun. At saludo rin ako sa kanila. Mga kaibigan ko rin yun. At so ito yung tip natin. So next time yung ano natin, Super Alpha. Yun ang isa. Tip, Super Alpha. So isa sa mga paraan ng pagpapalakas ng amplifier. 40. So sulit na sulit ang tunog nito. Yung 50 AC po, pag naka sa amplifier, pag nagpatugtog ka sa bahay, 50 AC. Ang lakas po niyan. Lalo pag stereo, outdoor na po yan, promise. 50 AC pag sinet up mo. 50 AC pag sinet up mo yan sa sayawan. So, pag nagsabay yung dalawang left and right channel, 50-50 AC sa speaker pumapasok. So 50 plus 50, 100. So pagka kinumpute natin sa 50 by 50, sa 50 times 50 lang muna tayo. So ito naman clear sa 50 pala. Akala ko basag sa 50. So malinaw. So kaya siguro umabot ng 60. 75 nga kanina. Palagay na lang natin 55. So yun ang medyo ano niya. 55 na lang pero hindi pa yun ang clipping point. So 55 times 55 divide 5 55 times 55 divide 8 ohms. So may 378 watts. RMS yan, solid. Eh pag stereo, approximate mo na sa mga 800 watts ka na.
So round up mo na lang din niya, 400 watts RMA. So mga speaker mo nito dapat 1000 watts na pag mga ganito. Tandaan niyo mga speaker natin, pag sinabing 1000 watts, 600 watts lang yan. Maniwala kayo sa akin. Basta pag sinabing 1000 watts, hindi kayang tumanggap ng totoong 1000 watts yan. Ang kaya lang tanggapin yun, maximum 60 to 70 AC. Yan lang ang kaya niyan. Mga 60 to 70. Sa 70 AC pa nga, hirap na eh. So marami na tayong experience sa speaker in actual natin. Pag sinabing wattage niya nakalagay 1.5, mga 1-2 watts lang yan, or baka 1,000 watts lang. Laging magliles ka. Yung maximum niya, kaya pero masisira na siya. So ayan po yung tip natin. Tips, itodrawing ko ngayon para ano nyo yung diagram ng tip circuit natin. So isang paraan ng pagpapalakas yan, na hindi na ginagalaw yung RC network, at hindi na rin na ginagalaw yung feedback. Pero may kinalaman din yung feedback. Kung hindi nakakalibrate naman yung amplifier mo, halimbawa upgrade. Eh, siyempre, pag naka-upgrade, nakakalibrate yun sa mahina talaga. So, babaguhin mo rin talaga. So, kaya nga minsan may topic ako na basic upgrade. Kasi mga basic siya, tutorial lang din yun. Pero hindi yun full upgrade. Iba ang full upgrade kasi marami power output, malaking toroidal. So, ito ang ano ko ngayon. Sishare ko sa inyo ay isang pagpapalakas sa tip circuit, okay? So, ito yung drawing natin. So, halimbawa lang, ito yung ano natin, transistor. So, ito yung original transistor. Alright, so nag-stop kasi yung camera, kaya na-double ano tayo. So, instead na output na po yan, so hindi mo na magiging output. So, maglalagay pa po tayo ng isang, yun na po yung lagay nating tip. Or tinatawag natin transistor emitter follower. Okay, so maglalagay tayo ng resistor na at least 100 ohms. Yan, so same sa collector din. Then, yan. Then yung emitter natin, RE natin, pwede na tayong gumamit dito at least sa... Pwede kang gumamit dito at least 120 ohms or 100 ohms or nasa iyo na yan, pili ka lang. Pwede yan. Kung low voltage ka lang naman, pero may sekreto dyan. Isa ka ko na nasabihin sa inyo, yung sekreto. Siyempre yung sasabihin ko ngayon, yung sakma lang muna sa design natin. So yung gamit natin ngayon ay 330 ohms. So ganun din dito. May gumapang na resistor, 100 ohms. So, yung mga gustong gumaya nito, dapat nakakaintindi kayo ng basic electronic schematic. So, pinaka maganda kasi sa lahat, naintindihan natin yung schematic diagram. Huwag puro pictorial. Ako, mas gusto ko tingnan yung schematic. Okay, resistor. Then, yan. Pasensyahan nyo na, di ako masyado marunong mag-drawing at hindi tayo engineer at magaling sa... So, ito ay 330 ohms. So, may 100 ohms tayo. So, dito na ngayon yung output mo ngayon ilalagay. So, ito na ngayon yung papunta ng base. Yan. Ito na yung papunta ng base. Base ng NPN. Base ng PNP. So, paano yan? So, itatapat mo lang yan. So, papunta rin siya ng base. So, yung collector, natural collector din dito. So, yung emitter nito, yung RE na natin bababa, 0.47 or 0.25. Yan yung RE natin. So, ganun din dito. So, ganun lang kasimple yung diagram natin. So, yan. Transistor din.
So ito ay 0.47 ohm. So kahit ilang piraso na yan, kasi output na yan. So mas marami, mas maganda. Okay. So damihan nyo ito, natural. So at least 6 pair pataas or mas maganda. So kung mga 500 watts na naman, pwede ka na sa 5-pair or 6-pair, 500 watts. Pero kung gusto mong medyo mataas, damihan mo, tsaka taasan mo yung amperahe rin. So ganun lang po kasimple yung tip circuit natin. Okay. So diretso po yan. So ganyan lang. So gaganyan lang. So ito dapat, ano na natin, 47 kilang dapat maximum natin. Okay. So kung minsan naman kaya pang itaas konti. So kung hindi naman nagbago yung DCO niya, oh, kaya mo pang itaas konti. Lalakas pa din 'yan. Pero siyempre lalapit tayo sa clipping point. Ito pa kasi yung feedback natin. Feedback. So isa rin sa mga basic 'yan sa pagpapalakas. So ito na 'yung dito na 'yung sa bell natin, coil, then ang capacitor ito, ayan, ground. So, speaker na ito, natural. Ayan. So, ganun po ka, ano yung ano natin. So, yun lang po ang ito, share ko sa, ano, about tip circuit ng amplifier. So, sound check tayo ulit. Ayan. Sound check tayo. So kita niya naka 50 AC sumasagad. 2 pair lang po yung ginamit natin. So lumakas o hindi. So kayo na humusgan niya. Sulit po yung 50 AC. Kalimutin na ako yung kape ko. Bugnaw na yung taong dudong. Bugnaw pa sa simod sa ito eh. Shout out ko pala si Ferdinand Miguelan, na isa ko ring idol, kaibigan. Kaibigan, kumusta na? Long time na tayo ha. Wala lang, di ka na nagparamdam. Ay, ano din, Sandri Fernandez, Andre Fernandez sa Taguig. Kumusta kayo dyan? Napakalamig ng kape ko. Bugnaw pa sa simod sa ito ilagi. Pakinggan niyo to sa headset, ang ganda talaga ng bayo, promise. Iba, iba yung bayo nito, talagang solid na solid. 50 AC nako. Sobra-sobra na sa bahay yan. Yung ano yung 737, kayang maglabas ng 50 AC yun, pero basag nga lang yung tunog. Ang malinaw lang nun, hanggang ano lang, 40 AC. Umaabot ng 50 AC yun, mahigit, pero basag ng tunog, overdrive. Ano kasi, masyado nakasagad yung ano nun, yung gain ng driver preamp niya, tapos kaya nga may gain sa likod yun, pinipihit yung AB737 pala. Sorry, 737. Okay, so ilang volts ulit tayo dito sa output natin, amplifier na ginawa natin ngayon. Okay, so ito po ay naka 95 BDC. Okay. So suka tayo sa output. O dito na sa ano natin. O yan. So 94 BDC or 95 na rin, 94.7. So round off na rin natin yan. So, yung AC, kayang sumagad ng 50 AC. Ano, naka-50 tayo. Talagang ano, halimaw talaga siya tumunog. Kung sa baguhan ka pa lang, para sa'yo malakas na rin yan. Pero sa mga sound addict, katulad ko, ano talaga ako, 100 AC. Yeah, 100 AC, 80 AC, solved ako dyan. 100 AC pataas. So, meaning yung ganitong lakas sa akin, parang wala pa lang yan. Kapit tayo. Bugnaw pa sa simod sa ito eh.
Okay, so yun lang at maraming salamat ulit sa lahat ng nag-subscribe at sa mga hindi pa, palihog in town dodong. Ayaw kalimte. Ayaw kalimte ang kuan. Sa Bisaya yun. Ha? Sa Tagalog, parang awa nyo na. Hindi, subscribe nila kung gusto nyo. Kung hindi, okay lang din naman. Eh, tayo, ano tayo dito? Hindi tayo namimilit. Pero alam ko naman yung subscriber natin, solid ano yan. Solid bombastic yan. Okay, so yun lang po at maraming salamat at God bless po.